Part 2. Walang kahirap-hirap, nakauwi ng Almonte Mansion si Allison. Tila nagulat pa ang security guard nang makita siya nito sa labas ng gate. Pinagbuksan siya agad nito ng gate. "Ma'am Allison," natutuwang sambit nito nang nakabawi mula sa pagkagulat. Ngumiti siya rito. "Mang Robin, kumusta po?" Aniya nang nakapasok na siya rito sa loob ng compound ng kanilang mansion. "Ayos na ayos pa rin, ma'am." Naroon pa rin ang ngiti sa labi nito. "Mang Robin, pakidala naman po ako ng malito ko, please." Pakiusap niya rito. "Hindi ko carry, eh. Masyadong mabigat." Nakangiwi saad niya. Matagal nang naninilbihan sa kanila si Mang Robin bilang security guard ng pamilya Almonte. "Sige, ma'am." Anito. Walang kahirap-hirap binitbit ang mulite niya, patungo sa malaking bahay. Tahimik ang sala ng madatna ni Allison, tila walang nakapansin sa pagdating niya. Inikot niya ang kanyang paningin sa kabuuan ng malawak na sala. Sa loob ng mga panahon na wala siya ay halos walang nagbago, maliban lang manggilan ila na mga figure na dumagdag na nakadisplay. "Allison, iha, masayang-masaya," sambit ni Mrs. Cheryl. Napatingin doon si Allison sa mataas na hagdan ng bahay nila. "Mommy," aniya masaya rin sinalubong ang kanyang ina sa puno ng hagdan. Niyakap niya ng mahigpit ang mommy niya. Hindi maiwasan na may ilang butil ng luha umalpas mula sa kanyang mga mata. "She's really missed her mom, badly." Kumanti din ng mahigpit na yakap ang kanyang mommy. "I missed you so much, baby. I missed you too, mom." Nakangitiwi ka niya ng bahagya na siyang lumayo rito sa ina niya. May katagalan din hindi sila nagkikita ng kanyang mga magulang. Nitong mga nakalipas na mga taon ay hindi na bumibisita ang mga magulang niya. Katwiran ng daddy niya ay panahon na rin siya ang uuwi ng Pilipinas. Hiniling din ng ama niya na sasabak na siya sa pamamalakad ng kanilang mga negosyo, ang alibay nito ay tumatanda na raw at kailangan ng magretiro. Palibasa ay nag-iisang anak lang si Allison. "Nasaan si Zaki?" Umalis agad ang batang. "Yun." Nagtatakang tanong nito nang hindi nakita ang binata. Sumimangot siya. "Correction, mommy, he's old already." Aniya. "Hindi kami magkasama." "I thought, sinundo ka ni Zaki." "Naiwan siya roon sa airport, mom." Aniya. "Anyway, where's dad?" Hindi niya nakikita ang ama simula nang dumating siya. "He didn't miss me. Nagtatampo pa rin ba siya sa akin?" "Allison, tinakasan mo naman si Zaki." Nakakunot noo tanong nito. "Mommy, please. I haven't yet any explanation. I'm tired." Aniya hinakbang ang kanyang mga paa, paakyat, doon sa sariling kwarto niya na nasa ikalawang palapag nitong mansion. "Puntahan mo ang daddy mo, nandoon siya sa kwarto namin." Lumangon siya sa mommy niya. "Later, mom. Please tell to dad, I'm here already." Pinagpatuloy niya na ang paglalakad patungo sa dating silid niya. Nang nasa loob na siya ng sariling kwarto niya ay agad nakaagaw sa pansin niya dot ang maraming stuffed toys. Teddy bear, Hello Kitty, B1, B2, nakadisplay sa isang sulok nitong bahagi ng silid niya, natutuwa siyang lumapit sa mga iyon. Ngunit bigla napawi ang ngiti sa kanyang mga labi nang makita niya ang mga cards na kalagay kung kanino nang galing ang mga stuffed toys na to. Kay Zaki nang galing ang mga stuffed toys. Lumapit siya sa kinaroroonan ng intercom. Pinindot ang pulang button. "I need garbage bag. Pakidala rito sa kwarto ko." Hindi niya nahinintay na may sumagot doon kabilang linya. Makalipas ang ilang minuto ay may kumatok na sa dahon ng pinto. "Come in," aniya sa medyo may kalakasan boses. Bumukas ang dahon ng pinto at niluwang mula sa labas si Manang Lilia. "Dumating ka na pala, iha," nakangiti sabi nito. Tuloy-tuloy itong pumasok dito sa loob. "Nanay Lilia," aniya sinugod ng yakap. "Na-miss po kita." Dating tagapag-alaga niya ang halos 60 years old na si Aling Lilia, matandang dalaga, halos nasa malalayong lugar ang kamag-anak nito. Kaya kinausap nila dito na lang titira sa kanila hanggat gusto nito. Pamilya na rin ang turing nila sa dating yaya niya. "Ganda-ganda naman ang alaga ko, halos." Mang iyak-iyak sambit nito. "Of course, nagmana po kaya ako sayo. Nako, kapag narinig ka ng mami mo, tiyak magseselos naman iyon," mahinang tumatawa sabi ni Aling Lilia. "Anong gagawin mo sa garbage bag na to?" Bilang nito sa bitbit nitong plastic na kulay itim. "Malinis naman tong kwarto mo, ah." Sumimangot siya.
ayon, oh, mga basura, sabay turo niya sa mga stuffed toys na ka-display. Lumukot ang mukha ni Aling Lilia, tumingin doon sa tinuro ni Allison. Saka muling binalik ang tingin sa dalaga. Mga regalo mo ang mga iyan galing kay Zaki. Nanay Lilia, hindi na ako bata para bigyan ng ganyang klaseng regalo. Mga basura lang ang mga ito dito. Iniisa-isa inilagay ang mga stuffed toys sa loob ng plastic na kulay itim. Nakamata na lamang si Aling Lilia habang pinapanood ang ginagawa ni Allison. Kawawang mga stuffed toys sa basurahan lang din pala mapupunta. Nilang kumantaw nito. Ano ba nangyari sa inyo ni Zaki, ganyan na lang kung umasta ka. Maya-maya ay tanong nito. Tumigil siya sa ginagawa. Malaki na ang nagbago, Nanay Lilia. Hindi na katulad ng dati. We matured now than before. May kanya-kanyang buhay na. Hindi na muling kumantaw si Aling Lilia. Nang mailagay niya na lahat sa loob ng garbage bag ay tinawag niya pa ang isang Katie wala nila upang tulungan si Aling Lilia na itapon ang mga basura sinasabi niya. Sorry tita, abot-abot ang paghingi ni Zaki. Nang pasensya rito sa ginang. Tinakasan ka na naman ni Allison. Natatawang sabi nito, hindi ko rin maiintindihan ang batang yun. She's always running away from you. Samantala dati-rati umiiyak pa yun kapag nawala ka sa paningin niya. Mahina itong tumawa. Isa pa, walang kiming sinasabi ang pagkakagusto niya sa'yo at gusto ka raw niyang mapang-asawa. Alanganin ngumiti si Zaki. Hindi niya pwedeng sabihin sa ginang, ang dahilan kung bakit lumayo ang loob ni Allison sa kanya, higit sa lahat kung ba't parati siyang iniiwasan ng dalaga. Naalala niya tuloy, ilang beses siyang pumunta ng New York upang bisitahin si Allison. Ngunit sa tuwing ginagawa yun ay hindi rin siya hinaharap ng dalaga. Hanggang sa siya na mismo ang kusang sumuko sa pagpupunta roon sa New York, dahil hindi niya rin nakikita't nakakausap ang dalaga. Pinuhos niya na lamang ang kanyang oras sa pagpapatakbo ng kanilang mga negosyo. Kapag sinabi niya kay Mrs. Cheryl ang dahilan na iniiwasan siya ni Allison, tiyak pati ang ginang ay magagalit din sa kanya. She's a lady now, tita, and everything will changes, sabi ni Zaki. Malungkot ngumiti ang ginang, you're right, I hope. Pero sana ma-realize ni Allison kung gaano kakabuti sa kanya bilang nakakatandang kapatid na lalaki. Lihim na pangiwi si Zaki, buwat sa sinabi nito. May isang bahagi ng damdamin niya na ayaw tanggapin na bilang nakakatandang lang ang turing sa kanya ni Allison. Siya, puntahan mo na lang si Allison sa kwarto niya. Alam kong, marami kayong dapat pag-uusapan. Anito, ipaghahanda ko. Muna kayo ng kakainin niyo sa merienda. Tumayo na ito mula sa pagkakaupo mula sa leather sofa. Maluwag ang pagkangiti ni Zaki, sige, tita. Thank you. Aniya hinakbang na rin ang kanyang mga paa patungo roon sa ikalawang palapag nitong mansion, kung saan naroon ang sariling kwarto ni Allison. Nanay Lilia, mukhang marami yata ang mga basura na itatapon niyo. Nakangiti aniya kay Aling Lilia, nang masalubong niya rito sa pasilyo. Alanganin ngumiti ang halos di katandaan si Aling Lilia. Ano kasi pinapatapo ni Allison itong mga iniregalo mo sa kanya? What? Sumusobra na yata siya, ah. Naiinisturan niya. Don't worry, Zaki, hindi ko naman itatapon ang mga ito. Itatago ko lang ang mga stuffed toys na to roon sa servant's quarter. Tiyak kapag nawala na ang pagtatampo sa'yo ng batang yun. Panghihinayangan niya rin ang mga ito. Mahabang litanya ni Aling Lilia. Nakahinga naman ng maluwag si Zaki. Salamat ho Nanay Lilia. Si Allison ba ang sadya mo? Opo, siya nga ho. Pumasok ka na lang doon sa kwarto niya at naliligo pa yata iyon. Ani Aling Lilia, nagpaalam na rin itong baba na roon sa ibaba. Ni Anino ni Allison ay hindi niya nakikinita sa apat na sulok ng kwarto ng dalaga. Ngunit naririnig niya ang mahinang lagaslas ng tubig nagmumula roon sa loob ng banyo. Nakailang opo at tayo si Zaki, nakailang beses na rin siya palakad-lakad dito sa loob. Panay rin ang tingin niya sa suot niyang relo pambisig. Higit kalahating oras na ang nakalipas ngunit tila walang balak lumabas mula roon sa banyo si Allison. Nag-aalangan naman siyang cut-open ang dalaga, tiyak mas lalong magagalit iyon sa kanya. Halos kalahating oras na rin ang lumipas nang napagpasyahan ni Allison, umahan mula roon sa bathtub na pinagbabaran niya. Dumiritso siya sa ilalim ng dutsa upang magbanlo ng sarili.
Pagkatapos niyon tinawid niya ang lalagyan ng towel niya sa ka-roba, ngunit hindi niya nakikita ang kulay pink na roba. Naiwan niya. Yata roon sa kwarto niya nakakapag sa ibabaw ng kama niya. Napahinto siya sa pagbublower ng buhok niya nang makarinig siya ng mahinang mga yabag ng mga paa. May ibang tao yata sa loob ng kwarto niya. Imposible naman si Nanay Lilia, nakaalis na ito bago siya pumasok sa loob ng banyo upang maligo. Pagkalipas ng isang dekadang paghihintay ni Zaki, ay sa wakas bumukas din ang dahon ng pinto ng banyo. Niluwa mula roon ang dalagang hinihintay niya kanina pa. Nakatapis lang ng maikling tuwalya si Allison. Laglag ang mga panga ni Zaki habang nakatingin kay Allison habang naglalakad ito palabas mula sa loob ng banyo. Hindi niya rin magawang kumurap man lang tila kapag ginawa niyon ay bigla na lang maging invisible sa paningin niya. Ang dalaga, nakatitig lamang-lamang siya sa magandang tanawin na nakatayo roon, halos 2 dipo lang ang distansya nasa kanilang pagitan ni Allison. Hindi niya magawang pigilan ang sarili di pasadahan ng tingin ng dalaga mula ulo hanggang paa. Napakakinis, malaporselana, ang kaputian ni Allison, hanggang sa napako ang tingin niya sa dibdib banda ng dalaga. Wala siyang bukang bibigsa. Kagandahan taglay nito. Napakaganda ni Allison, idagdag pa ang maamong mukha nito. Bigla siyang natauhan nang marinig niya ang malakas na boses ng dalaga, na ninangkit ang mga mata ni Allison nakatingin sa kanya. Zacarias, bulalas niya sa malakas na boses. Hindi niya alam kung sino ang unang nagulat sa kanila ng binata. Nadatna ni Allison si Zaki na printing nakaupo sa ibabaw ng gilid ng kama niya, naka-decoutro pa ang mga binti ng binata. Insaktong pagbukas niya ng pinto ng banyo ay nakatingin din si Zaki roon. Comfortableng comfortable sa suot na 3-pieces business suit. Now he looked more irresistible than ever. He looked every inch businessman, formidable businessman. Sa hitsura ni Zaki habang nakatingin sa kanya ay tila natuklo ito ng ahas. Taas-baba ang ginawang pagtitig nito sa kanya. Kitang-kita niya rin ang pagtaas-baba ng Adam's apple ng binata. Nang paimple niyang tingnan ang mga mata nito, she saw desires. No, impossible. Hiyaw ng isang bahagi ng kanyang isip. Malabong mangyari iyon. Hindi niya magawang kumilos, tila itinuluz na. Kandila si Allison sa kinatatayuan niya ng mga sandaling iyon, hindi niya magawang kumilos. Pakiramdam niya ay nanunood sa pinakailaliman ng kalamnan niya ang ginagawang pagtitig sa kanya ni Zaki. Fuck! What are you doing here? Tanong niya. Sa wakas nang nakabawi na siya sa pagkabigla. We really need to do something about that dirty mouth of yours, Allison. It doesn't suit you, sabi ni Zaki. As your tie doesn't suit you, pang-aasar niya pero sigurado siyang hindi nito iyon papansinin. He always confident about the clothes he wore. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya ulit. Why you run away? Nakakunot noong tanong ni Zaki. Tumawa ng pagak si Allison. I'm not, Zacarias Kyle. What should I do? Nakataas ang isang kilay tanong niya. Panuulin ka habang nakikipag-espadahan ng dila, nakikipagpalitan ng DNA sample sa babaeng linta na yun. In public place, na, pity's sake. I'm sorry, hinjang paumanhin ni Zaki. Believe me, hindi ko rin inaasahan na roon din pala si Tiara, seryosong sabi nito. Tiara pala ang pangalan ng babaeng linta na. Yun. Umismid siya. Really, Zaki? Or another trick of yours? Sinukli nito ang sariling buhok gamit ang mga daliri nito. Sa hitsura nito tila nauubusan na ng pasensya. Hindi rin makatingin ng diretso si Zaki sa kanya. Kung saan-saan nakabilang ang tingin nito. Dress up, all yaon, ani Zaki. Tiningnan siya nito mula sa mukha pababa sa dibdib niya. We need to talk. Humigpit naman ang pagkahawak ni Allison sa tuwalya nakabalot sa kanyang katawan. Mura niya sa sarili. Hindi pa rin pala siya nakapagbihis. We haven't to talk ta, nakataas ang kaliwang kilay palaban niyang sagot. Hindi niya inaantala mapulminiya siya. Ngunit nakaramdam na siya ng panlalamig dahil sa nakabukas dot ang air conditioner sa loob ng kwarto niya. Who do you think you are? Your big brother, sarkastikong sabi nito. Pero malaki ang naging hiwa niyon sa puso niya. That was exactly why she hated him. So, gusto mo bang ako pa ang magbibihis sa'yo, little sister? Don't call me that. Sikmat ni Allison. Then,
dress up, now. We need to talk about it. May pinalidad sa tinig na sabi nito. Manigas ka pa, mamatigas at palaban, sambit ni Allison. Biglang umiba ang facial expression ni Zaki. Leon bang naging from good angel to bad angel at nagkaroon sungay? Leon nga lang napakagwapong bad angel. Trying to seduce me, ha? Nakangising tura ni Zaki, hinihimad-himas pa ang ilalim bahagi ng baba nito. But I'm sorry, hindi kita papatulan, baby sister, masyado ka pang bata. Pakiramdam ni Allison umakyat ang kumulo niyang dugo hanggang sa ulo, tumaas ang dugo niya bumalintong sa 360 degree. Ang kapal ng pagmumukha lalaking ito para pagsabihan siyang sinusedus ito. Kailan kaya siya makikita ni Zaki bilang babae? Why he always treating her like a little girl? Why he always treating her like he's a baby sister? Hindi na siya katulad sa sanggol na gumagapang pa lang. Alam na alam nito na hindi sila magkakapatid, higit sa lahat hindi sila related by blood sa isa't isa. How dare you to say that to me? I want to remind you, Zacharias, you're trespassing. Nanggigil wika niya sa malakas na boses. Ikaw tong walang pakundalang pumasok sa kwarto ko. Magbibihis ka on your own, or talagang ako pa ang hinihintay mong magbibihis sa'yo, baby sister. Tumayo si Zaki mula sa pagkakaupo nito sa ibabaw sa may gilid ng kama ni Allison. Nilagay ang mga kamay nito sa magkabila ang bulsa ng pantalon nito. Saka hinakbang ang mga paa nito patungo sa kinatatayuan ng dalaga. Get out, Zacharias. Aniya sabay turo sa pinto ng kwarto niya. I'm sorry, princess. Anito habang papalapit sa dalaga. Hindi alam ni Allison kung ano ang hinihingian nito ng sorry, ngunit may lungkot sa mga mata nito. Para saan ang lungkot sa mga mata mo, Zaki? Pepeng tanong niya sa sarili. Hindi niya magawang isatinig iyon at itanong dito sa binata. Bago siya bumalik dito sa Pilipinas ay ipinangako niya na sa kanyang sarili na maglalagay ng wall sa pagitan nila ni Zaki. Wall na kasintibay ng Great Wall of China sa palibot ng kanyang puso, upang sa ganoon ay hindi na siya masasaktan pang muli. Ngunit may pakiramdam siya na planong gawin ni Zaki ang lahat para tibagin ang Great Wall na iyon. Nataranta hinakbang ni Allison ang mga paa niya paatros ng ilang hakbang. Tact! Mukhang tutuhanin ng binata, ito mismo ang magbibihis sa kanya ng damit. Stop! There! Naninangkit ang mga matang sabi ni Allison. Mas lalong humigpit ang pagkahawak niya sa tuwalya na katapi sa katawan niya. Kumihingi ito ng sorry dahil basta gusto siya nitong rapen. Gaga, rape ka agad. Ang tanong, gusto ka ba niya? Diba baby sister lang ang tingin ni Zaki sa'yo? Anang ng isang bahaging kontrabidang isip niya. Para siyang team ang nakikipag-usap sa sarili niya rin mismo. Kuminto si Zaki sa paglalakad. Fine, itinaas pa nito ang dalawang kamay sa itaas banda ng ulo nito na animo ay sumusuko. I'm sorry, princess, but believe me, it's not my intention. Hindi nito na ituloy ang sasabihin nang magsalita ang dalaga. Please, Zaki, get out here. Naghihinang pagtataboy ni Allison sa binata. Pigil ang kanyang mga luha. Ngunit may ilang butil pa rin ang mga luha niya ang umalpas mula sa kanyang mga mata. Alam niya sa sarili kung ano ang gustong tambukan ng binatang kausap. Hindi pa siya ready upang pag-usapan ang mga nangyari sa nakaraan, 10 years ago. She's broken-hearted. Her heart, broken into pieces. Biglang dumilim ang hitsura ni Zaki nang makita niya ang ilang butil ng mga luha sa pisngi ni Allison. Pulang-pula rin ang mukha nito, pati na rin ang tungki ng ilong ng dalaga. Gustong-gusto niyang lapitan ito, aluhan at ikulong sa kanyang mga braso, upang iparamdam sa dalaga ligtas ito sa kanyang mga bisig. Ngunit paano niya magagawa iyon na siya rin mismo ang dahilan kung ba't nasasaktan ngayon ang dalaga? If he could turn back the clock. Shit! Mahinang mura niya sa sarili. Hindi niya kakayanin tingnan si Allison, nasasaktan kahit na masyadong nagmamatigas ito sa kanya. After all, siya ang may kasalanan dito. Umatras ng ilang hakbang si Zaki, okay, lalabas na ako. But please don't cry, princess. Pang-aalo niya rito sa dalaga. Saka tumalikod, laglag ang mga balikat ni Zaki na lumabas mula sa kwarto ni Allison. Nang nakalabas na si Zaki, agad sinara ni Allison ang dahon ng pinto at inilocked ang seradura. Napahagulhol si Allison, saka tila nang hihina na paupo sa sahig at doon umiyak ng umiyak.
She thought love can be as beautiful like the flowers that bloomed. Puro saya, puro pagmamahal, ngunit hindi niya napaghandaan na kakambal ng pag-ibig ang sakit na dulot niyon. Pakiramdam ni Allison ay paulit-ulit siyang sinasaksak sa dibdib tuwing naiisip niyang hindi siya mahal ni Zaki, tanging. Nakababatang kapatid lamang ang tingin nito sa kanya. It was an unimaginable hurt, hinding-hindi niya makakalimutan ang araw na hinalikan siya ni Zaki, her first kiss, from her first love, Zaki kissed her not because he loves her. Unfortunately, he kissed her because Zaki granted her birthday wish. An stupid wish she'll had.